Yo, what's up mga kompresor? Magandang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating kapwa OVW, saan mang sulok ng bansa natin. Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, panibagong araw na naman tayo. Nandito na naman ako, panibagong vlog na naman. Ngayon ay gagawin namin yung magkakabit kami ng kompresor sa isang unit namin kasi nasira yung kompresor. Kaya sana papanoorin nyo ito. Tara! Ito po yung kakabit namin na compressor. Yan, malaki yan. 15TR yan. Yung nasisira namin unit, dito, doon. Doon yan, doon yung kakabit namin. Doon. Yan. Yan na unit. Yung papakyat dito, kasi may hagdanan dito, yung galing doon sa baba, yung pinapakyat doon, hanggang dito sa bubong, forklift. Pero hindi na kaya ng forklift. Mano-mano na lang yung namin dito, manpower na lang yung pagkakyat namin. Kasi nga yan, may hagdanan. May hagdanan siya, tapos dyan. Pagdating dito, hila-hilain na lang siguro papunta doon sa unit niya. Yung sasalpakan namin. Sana iwas tayo sa mga disgrasya. Mamaya pakita ko sa inyo kung paano diskartehan namin. Paraan lang yan. Yun, akyat ako namin. Hindi ba? Hello, compressor? Diskarte lang yan. Tapos hilain na lang siya doon. Yan, nila na lang. Kasi mabigat kong bubuhatin. Yan. Ito, mga to. Sira, mga sira na yan. Yan. Compressor namin dito na sa labas. Ito yung papalitan namin sa loob yan. Ayan, ito malaki. Yan, magka-partner yan dalawa. Yung gagawin namin ngayon, susunod, may siya, may valve siya dito. Ito valve. Ito yung discharge line, tsaka yung suction line. Isasarado yan. Ito. Isasarado yan para masave natin yung refrigerant niya. Tapos, kahit pa paano, kakalahati lang yung mapalabas natin, matapon. Ayan na si Master Lodi, pumasok na.
Sige pare. Tanggalin mo nga yung ano mo para makita mo yung mukha. Hindi ka man nagpapakita sa mukha ng ano. Ayos lang mga kompresor. Mayinit eh, kaya ano. At saka magpilawisan, kaya meron ngayon pilawisan, madali magpulas ganyan o. Ano ba? Hindi lang gamit yan. Kuya, ito lang, isang ito. Ha? Ito. Sasarado niya yung ano, yung valve. Ano ba nga dito, dito? Ito, ito. Ito lang, yata. Ito, ito. Ay, ito na lang. Ito, ito eh. Dito, sa kabila yan. Dito. Nandito yung isa, ilin, no? Dito ba? Oo. Ito, ito yan. Yan, yan. Misarado yung valve, yung purpose dyan, para hindi natin matapon lahat yung ano, yung prion niya. Bali, may masisave tayo. Mababa yata eh. Yun. Tutok natin. Iikutin lang yan. Tapos dito, yan, sarado din yan. Okay. Tapos, na, tapos kuha tayo ng gates. Papasingawin natin yung gates natin. So, naharangan na siya kasi sarado yung valve. Bali yung maano lang niya, matatapon yung dito sa condenser unit. Yung sa evaporator, ano na yun, hindi na yun makawala. Then, sa may access valve dyan. Andun. Tapos ito yung ano niya, yung panel control niya. Yan lahat. Ano ko na yan, na-discuss ko na yan sa inyo. Kung paano mag-wiring dyan. Yan mga breaker niya. Ayan. Ayan. Kung narinig nyo, kuningaw na. Sila singaw na ay Master Lodi. Oh, yan si Master Lodi. Lagi nakamasara, lagi nakatakit ng mukha. Parang Arabia, Arabiana. Parang Arabiana eh, takot makita yung mukha. Mamaya, pagkatapos nito, tatanggalin natin yung compressor. Yung dito sa suction niya. Suction saka discharge saka suction. Ito, yung doon, tatanggalin natin para mapalitan natin ang compressor. Pagkatapos ng pagpasingaw ng prion. So, mamaya, abang-abang na lang kayo. Ayan, tapos na tayo sa pagpasingaw ng ano, prion. Tanggalin na natin yung ito. Unahin ko muna ito
sumutong discharge. Depende po yan sa inyo kung saan kayo mag-una, pero mas unahin ito kasi tapos yung discard niyan para matanggal yan, iuhulog yung mga awil din sa kanya para mabilis lang.
Ayan, nalagay na namin yung compressor bago. Ano na namin, inangin na lang. Hindi na namin nakunan yung pagsalpak kasi ano, mahirap. Maliit lang yung area. Tapos ito, yung ano niya, yung saksyon niya, ito. Mahirap yan hinangin kasi ano lang yan, coated, masilan yan. Tsaka ito, kailangan maghinang, may diskarte dyan. Mahina lang yung apoy. Tapos ano, yung pagpabilisan. Kasi pag nagbabaga to, nagbabaga ng nagbabaga, ano yan, hindi didikit yung silver rod nyo na gamit. Yung malalaking compressor, ganito yan. Coated lang to, hindi to pure na ano. Hindi pure na copper. Sa ibabaw lang yung kulay brown na yan, yung copper. Sa ilalim niya, alam na yan, bakal na yan. Kaya masilan talaga yan. Sige, anuhin natin. Hinangin na. Hinangin natin yung saksyon, yung malaki. Medyo maharang-harangan kasi hindi makapisisyon yung kamera. Yung ginagamit namin dito, pag dito sa ano, yung ginagamit namin, no? Silver rod siya pero bilog. Ano to, yung iba yung meron din yung flat. Pero mas maganda to kasi ano, hindi pa masyadong nagbabaga yung copper. Didikit na siya. Kesa yung isa, yung flat na silver rod, kailangan talaga babagahin saka sa didikit. Ito, mas maganda to pag ginagamit sa pagkakabit ng ano, yung mga compressor. Hangin din ha. Sigit. Sigit. Ha? Ayun muna, Glenn. Ayun na. Tapay yung camera, Glenn. Yes, yes. Kita? Silang to, mga kompresor. Kailangan, mabilisan lang. Kaya yung iba dyan, pag ano, nag-leak na siya, tapos hindi na talaga didikit, yung ginagamit, yung isang yung mga pressing rod, yung mga burax, yung mga ginagamit para mamin ang leak niya. Kasi problema ito pag magpapalik. Hindi na didikit yung lulo. Kailangan tama lang yung apoy. Pag yung, lalo na sa ginagamit na ganito na sikilin. Bakas yung ano niya. Kaya tama-tama lang. Kung nga ganito pahirapan, kailangan talagang itong ano pa na posisyon hihigaan mo kaysa pabalik-balik yung trabaho mo wala ganito mo dito ka ng type na posisyon. Dito lipat tayo sa kabila.
Ito natin yung babanatan. Ano yun? Ano yun? Tira dyan yung makinis din yung pagkainan kasi maganda yung makinis ano kasi tapleting na diba parang proud ka sa gawa ko magaling yung makinang kinis-kinis ha huwag yung daming ano parang may bahay ng buyog. Yo, mga kompresor, yun na nga, nagligtas na kami. So, yung kinakarga ko dito lang, wala lang sa 100. Kasi pwede naman yung, ano, kasi nitro lang ginagamit namin. Ngayon makikita nyo yan. Reminder sa mga ano, pag gumamit tayo ng nitro, dito tayo magano sa high side. Gagamitin natin yung high side. Baka kasi yung low side natin masisira kasi mataas yung pressure nyo. Tapos, yung ano pala dito, yung dalawang compressor na yan, magkadugtong yan na pipe. Yan o, makikita ninyo. Yan, magkadugtong lang yan. Tapos, yan, papasok siya dito yung suction niya. Tapos yung discharge. Yung discharge naman, pupunta dito. Yan, pupunta dyan. Umikot lang yan. Tapos, dito lang din, magkadugtong. Isa lang ano nila, isa lang evaporator, isa lang condenser. Yung dito na makikita nyo side, yan yung condenser niya. Tapos yung dalawa naman doon na compressor, yun din ang condenser niya. Tapos punta tayo doon sa evaporator, pakita ko sa inyo yung evaporator niya. Dalawa din yung evaporator doon. Yung ano nito, makikita nyo dyan, may ano siya, may pipe dyan sa to, sa ano, sa compressor sa gilid, sa baba, tsaka meron din dito. Yan, nakikita, di ba? Yan, yan. Basta nakakabit sa compressor yung pipe na yan. Ito.
ito. Yung purpose niya, halimbawa, nasisira yung compressor isa natin, tapos yung isa tumatakbo, para ma-circulate pa rin yung refrigerant niya, yung freon niya. Kahit nasira si compressor 1, si compressor 2 lang yung tumatakbo, masi-circulate pa rin niya, kaya may ganun siya. May pipe siya sa baba. Para tuloy-tuloy pa rin yung takbo niya. Pero mahihirapan siya kasi nga, yung nakadesign siya na dalawa yung compressor niya. Kaya mahihirapan siya. Kaya kailangan balance talaga. Gumagana silang dalawa. Pag mga ganitong sitwasyon, kung ano, masisira yung compressor isa, siguro mas maganda, hindi na lang patakbuhin, papatayin na lang para hindi madadama yung isang compressor. Tapos palitan ng ano, bago para tatakbo siya ulit silang dalawa. Kasi masisira yung si compressor isa kasi nahihirapan siya. Kasi yung nakadesign niya yung mga sukat-sukat ng mga pipe ito, nakadesign niya na double compressor. Kaya, punta tayo sa ano, sa evaporator. Yung ano nito, filter dryer, hindi pa napalitan. Kailangan pa natin palitan to. Palitan natin yung panibago. Magpalit kayo ng compressor, kailangan talaga yung filter dryer, ito, bago din yan. Kahit sabihin natin na bago yung filter dryer na kinabitin nyo, tapos nagpapalit yun ng compressor, papalitan yan. Kailangan bago. Saka doon sa ano, evaporator, nagpapalit ako ng ano, expansion valve. Hindi ko na lang kinuna ng video kasi ahaba na yung ano natin, ahaba na yung vlog. Siguro sa next time na siguro, kasi may explanation din dyan kung anong purpose na meron siyang expansion valve. Kaya sa susunod na vlog, kung magpalit ako ng expansion valve, yun na lang siguro, i-vlog. So ang next step dito, pagkatapos ng leak test, ano na siya, mabacuum. Kailangan siyang vacuumin. Tapos, start up. Kailangan niya ng vacuum kasi hindi maganda yung kakargahan mo lang dire-diretso yung ano natin, yung system natin. Kasi pag may halo yung hangin, may posibilidad na yung lamig niya, ilaw, hindi maganda yung lamig niya. Kasi nga, may kasama siyang hangin. Hindi siya pure na refrigerant or freon yung nasa ilalim. Yung binubumba ng compressor. Kaya kailangan talaga siya ibabacuum. Kaya yun ang purpose ng vacuum. Yung tatanggalin yung hangin sa ilalim ng buong system niya. Kaya maganda talaga ibacuum. Yun, pagkatapos magbacuum, ayun na yun, start up na. Papanda rin na yung isang unit. Yung unit na ginagawa ninyo. Pero hindi ko na lang tatapusin yung vlog. Sa sinabi ko na kanina, hindi ko tatapusin yung vlog. Kasi masyado na tayo mahaba. So ayan na. Niligtis na. Lalagyan na ng sabon. Lagyan na yung sabon. Yung mga hininan ko dito sa discharge, saka sa suction. Saka dito. Wala dyan ah. Oo. Wala. Perfect. Yung karga natin kanina na ano? Ano lang yun? 90 wata yun, PSI. Dinagdagan natin. Tignan mo yan. Papabara natin ito, tapos maaga rin natin. Tingnan ko kung ilan na yung karga nyo. So nasa ano na, 190. Dapat lang nasa 150 lang tayo kasi baka may tendency siya na yung mga pipe dito. Kasi maninipis lang to eh. Yung lalo sa mga condenser, saka iba po rito. Minsan naputok ka na kami. Kaya karga lang namin dapat, you know, 150, yan, lumagpas na. Nasa, malapit na sa 200. You know. Kasi nga nitro yung gamit. Wala na eh. Babad lang natin yan. Wala na ito sa kabila. Wala na. So ngayon, tapos ko ng ano. Punta tayo sa ano, evaporator. Tingnan natin doon. Double check doon natin yung ano doon, yung expansion valve. May leak ba yung pinakatik yung expansion valve. Nandito. So yun na nga, dito na tayo sa ano, evaporator.
Ito yung evaporator niya. Ayan, yung expansion valve na yan. Ayan, bagong inapo na yan. Kinabit ko yan. Nakakabit ko lang yan. Tapos yung evaporator niya, ito, dalawa. Bali, magkapatong siya. Ayan, magkapatong. Hindi lang na makikita. Ayan. Tapos ito yung panblade niya, yung panblade. Ito yung motor niya. Ayan yung motor niya. Ano lang to? Bali, hati sila. Kaya tinatawag siya na package type. Yan eh, yung kabuuan niya. Kalahati, condenser unit, kalahati, evaporator. Yan. Ay, nahati siya. Ito, binablog ko to kasi may na-upload na ako dyan na, no? May na-vlog na ako na nagpalit ako ng compressor, pero iba yon. Ano yon? Single lang yun, hindi double compressor yun. Kaya pinapakita ko sa inyo kung ano ng double compressor. So ngayon, yung hindi pa nakapagpanood dyan, marami naman akong in-upload dyan na video, panoorin nyo na lang dyan, i-ano nila, i-search nyo lang. So hanggang dito na lang siguro, kasi pasensya na rin kayo sa mga may inaano ako dyan na mga videos dyan sa bandang gita siguro. Pero medyo yung against the light kasi sobra kasing init dito, ang init. Kaya nakatago na ako sa mayo, no? May lili mo. Sa ano ata ngayon, 43 yung temperature niya dito. Sobrang init. Maya-maya siguro, papahinga na rin kami. Ang oras dito ngayon is mag-alas 11 na ng umaga. Sobrang init na. So hanggang dito na lang. Bye-bye. Yung hindi pala nakapag-subscribe, subscribe na kayo para update kayo sa mga bago kong uploads na video and click the notification bell. Maraming salamat!